going back to dexamethasone, dexamethasone plain is available worldwide, nationwide. Yung plain, no? Available. FAI, hindi available because hindi nga na-approved ng FDA yung combination na yun, no? Yung dexamethasone na plain, available naman. So, ibig sabihin, andyan pa rin yung availability ng gamot na yan if necessary ni na kailangan. But yes, I really agree for further studies on combinations, further studies on synergistic effects. Going back to the dexamethasone Achilles heel topic, nakita po na nung binigyan ng dexamethasone, marami pong na-save, no? Although hindi lahat, but I say that this is already the Achilles heel. Kasi po, it's an open door for other anti-inflammatories to come in. Aside pa yun sa dexamethasone dosaging and time, I do believe may improve pa yung report na yan based on the improvement of the dosage and also on the given time given, like given early. So waiting tayo dyan sa research na yan. There are other anti-inflammatories even, no, na possible siyang mabigay. And then, ngayon na nakita na yan, excuse me, then that can become an open door. So ang giant na kalaban natin na COVID-19, in the long run, in a few months, I do believe, hindi na siya ganun nakakatakot. But of course, still, we still have to protect ourselves. But the more that we could see results upon results upon results, makikita na natin na pahina ng kalaban at meron na po tayong pinangahawakan na ebidensya na meron palang weakness yung kalaban natin. Kasi kung walang weakness ang kalaban, nakakatakot yun. Ay, mahirapan na tayo bumalik sa normal. Kahit sabihin na natin may bakuna coming. Number one, sure ba din tayo effective yung bakuna? Kasi kahit sa mga bakuna natin ngayon, wala naman talaga 100%. Marami pa rin bakuna na nabigyan ka na ng bakuna. O bakit ka naka-chicken pox pa rin? May mga ganun. O diba naka-bakuna ka na ng MMR, bakit ka nag-beke pa rin? Kasi hindi nga 100%. Meron ngang bakuna, may protection, pwede hindi 100%. So yes, vaccination is good, but also management is very important. Para pag i-combine natin yon, we can go back to live a normal life dahil kung nabakunahan at effective, di, at least hindi ka na magkasakit. Pero doon sa nagkasakit pa rin, may gamot. So we need to have a combination para tayo ay mabuhay ng normal. Ngayon, ang question is, ano yung dexamethasone, doc, tabletas or injectable? Yung nakikita kasi natin sometimes sa pictures, yung sa mga BBC or yung sa mga worldwide news, tabletas na dexamethasone. Hindi siya tabletas yung ginagamit doon sa severe case kasi injectable yun, yung ampule. So, wag po kayo bumili ng dexamethasone tapos inumin nyo. Hindi po pwede dahil steroid po siya. Always remember, it's a steroid. Ano ang effect ng steroid? Yung immune system mo na overreacting, bibigyan ka ng steroid para pababa, para bumalik sa normal. Okay? Got the point? No? Tumataas yung ado, tapos yung overreaction, bibigyan ka para mabalik sa normal. Ngayon, kung magtake ka ng steroid, na normal yung immune system mo, hindi overreacting, kasi wala kang sakit eh. So, sige ka inom ng steroid. Pwedeng bumagsak ang immune system mo. Pwede ka tuloy makatanggap ng sakit like severe pneumonia, severe UTI, severe tonsillitis kasi nga pinababa mo na masyado yung immune system mo na hindi mo naman kailangan pababain dahil wala ka namang nararamdamang sakit. In other words, steroids can only be taken by the prescription of a doctor. Huwag po kayong titik ng steroid dahil nakita nyo sa Facebook, uy, dexamethasone, inom ako. May side effect po siya. Pwede ka po magkaroon ng buffalo hump, yung lalaki yung dito mo. Pwede ka rin po magmanas, no? And hihina talaga yung resistensya mo.
Sometimes we give steroids for a long time for the kung may mga ibang cases like immune disorder, like overacting immune system, nagsisteroid sila. But again, doctors lang yung nagsasabi nun kasi ida-diagnose pa eh. So kaya doon na may nakapansin na yung matagal na nagsisteroid, lumalaki yung mukha, lumalaki yun dito. Ngayon, kung i-stop din natin yung steroid, may ibang sakit yun eh. Titirahin siya ng sariling immune system niya. Kaya kailangan niya ng steroid. So, kung wala ka namang sakit na mga special cases na kailangan ng steroid, bakit ka mag-uuna-una ng inom ng steroid? Sa pulmonya ka siguro, titirahin ka na ng pulmonya or tonsillitis, or magkaroon ka ng oral thrush. Alam mo yung oral thrush? Yung bibig mo, puro nana. Bakit? Na-over ka nga sa steroid, humina na yung resistensya mo. Okay? So sabi mo, Dok, bakit kayo magbibigay niyan sa COVID? Sa COVID na yun, kasi tumaas na yung immune system, na-over na ba, na-over. So kailangan na nating ibigay para bumalik lang sa normal. Kung normal na, i-stop na natin. Ganun yun. So walang makikitang side effect for the steroid. Pero kung ikaw na normal, hindi over, binigyan ka ng steroid, pababa ng pababa na yung resistensya mo. Ganon yun. To make it simple, ganito. Kasi we give sometimes steroid sa asthma. So, sabihin na, Dok, di ba nakakaano ang steroid? Makasama daw sa katawan ng steroid. Ang steroid is pinapababa niya yung overreaction ng immune system. Okay? So, like for example, may nag-aaway na magkapitbahay sa labas. Okay? So, pinuntahan mo yung mag-asawa. Sinabihan mo yung husband na huwag mo nang suntukin si Mrs. Ganyan. Relax ka lang. Ibig sabihin, anong ginawa mo? Pinapapahina mo yung reaction ng husband. Okay? That's good. Tama yun, di ba? Ngayon, minintain mo ang steroid. Anong nangyari kung sa example natin? Ala, doon ka na din natulog sa bahay ng mag-asawa na nag-away. Tapos, everyday sinasabihan mo na yung asawa, huwag ka nang magalit. Tapos, dumating na yung magnanakaw, pumasok yung magnanakaw, tininan lang nung asawa, kasi andyan na yung magnanakaw, hindi siya nagalit, kasi parating mong sinasabihan huwag magalit. So, hindi tuloy siya nakadepensa sa katawan niya. Ibig sabihin yun, overuse na yun. Hindi na tuloy nakadepensa sa ibang bakterya. So, I hope naintindihan nyo yung point na yon. May role lang siya during yung nag-away na. Katulad sa COVID-19, nag-away na yung immune system mo, may role siya. Pero kung walang away, tapos parati mong bigyan ng steroid kasi akala mo protection siya sa katawan, pwede po mag-bug down ang resistensya mo. That's the point. No, I have to explain that kasi anything na nasa news, pwedeng masyadong ma-excite ang mga tao, tapos nakita nilang may tabletas na dexamethasone, bibilihin ka agad kasi nabibili, iinumin ka agad kasi takot sa COVID, naku, delikado yan. Okay, so, going back, we only give dexa if necessary. We only give steroids if necessary. So, you need the doctor's go signal if you need a steroid. Okay, especially dexamethasone. Dexamethasone is one of the highest level na steroids, no? Mataas po ang level ng steroid ng dexamethasone in comparison to prednisone, in comparison to hydrocortisone. Mataas po ang level niyan. So, ibig sabihin, masyado siyang nagpapababa ng reaction ng immune system. So, we only give it pag nag-hyperreact yung immune system. And it's proven po na may ganong nangyayari sa COVID-19. Now, good thing, it's also cheap. And it's also available. Ngayon, I'm also waiting for the IVIG result study, yung pinakamahal na anti-inflammatory. Kasi ang nakikita natin, sinabi dito sa dexamethasone, sa out of 41,000 deaths, kung nabigyan lang daw sila ng dexamethasone, sana 5,000 pa yung buhay. So, 5,000 out of 41,000. So, almost 10%. So, gusto natin na mas mataas ang buhay, di ba? Sana mas maraming masave. With this findings ng dexamethasone, the chances na
mataas talaga ang effect ng IVIG. I could really see it already. Na ang IVIG, kung sinabing ganito ang effect niya sa dexamethasone, all the more mas magandang effect ng IVIG to prevent the number of deaths. Although wala pang final result yan, but that's how, ganun po yung pattern. Kasi ang steroid pagpababa ng overreaction, ang IVIG pagpababa din ng reaction sa isang overreacting na katawan. Although yes, it's a very expensive drug, but we need something that can almost say na makasave ng 90% of lives. So, yun ang gusto nating sagutin. Ngayon, sa first report ng DEXA, 5,000 sana ang buhay sa 41,000 based on UK analysis. Gusto natin sa dexamethasone, sana 20,000. No? Baka, kung doon sa may, yung diniscuss ko kanina, yung higher dose and possible early give, early administering. So, who knows? We will wait for that. Isasabihin ko talaga pag lumabas yung result na yan. And who knows? Dahil ang pinag-usapan natin ngayon is overreaction of the antibodies or of the immune system, which is also a very a specialty ng isang gamot na IVIG. Who knows? We could reach a time na treatable na talaga siya. Then with that, siyempre we have to request the help of the government of how to decrease the price of IVIG. Of course, hindi pwede tayo nag-IVIG agad kasi mahal nga yan. Pasalamat tayo meron ng good sign doon ng DEXA. Ano yan yung step ladder? Kung hindi siya nag-work, itong isa, siyempre, meron pang higher form. So, excited tayo kasi kung ganon, nakita na natin yung weakness, tapos marami tayong gamot para doon sa weakness ng COVID-19, which is even if we cannot kill the virus, we can control the reaction. I hope you get that point. Isang gamot nga na tinatawag na sikat din ngayon, yung remdesivir. Although hindi pa sinabi yung presyo, antivirus yun eh. Pero based on the results or the reports, sinabi nga ang remdesivir daw is a good drug for COVID-19, but there's no evidence na prevent niya ang deaths except lang na pa-decrease niya ang recovery ng isang patient for 4 days. So for me, kulang yun eh kasi hindi siya talaga daw nakasave. Napabilis lang niya yung healing doon sa hindi namatay, pero yung namatay, namatay pa rin. Parang ganun. Yun yung report ng remdesivir, which is parang for me hilaw. Pero nung sa dexamethasone, ang taas nung ang report dahil daw talagang nakaprevent siya ng a lot of deaths. So, maganda po ito. We should see this as a breakthrough. And then, ano yan siya? Nakita na natin yung weakness ng kalaban. That's just my point. Nakita natin ang weakness ng kalaban natin. And then, the theories, like actually yung pinagsabi ko since February, is going to be true. If you saw my video February pa po, yung sinabi kong we need an anti-antibody. No? Yung English pa nga yun, kasi gusto kong lumabas siya sa Pilipinas yung video para makita ng iba. Na what we need is something to control the overreaction. So, na lumalabas po na yung mga theories na yon tama dahil po napatunayan na umipek ang dexamethasone dahil yun po ang role niya. It's an anti-antibody. It helps decrease the overreaction. So, it's a breakthrough. Hindi ito nothing lang. Hindi ito, in the breakthrough of science on COVID-19, napakalaki ito. Na pwede pala natin siyang tirahin dito na side sa immune system kung hindi natin siya kayang patayin ang virus. Pwede natin siyang tirahin dito na side. And that's a very, very wonderful breakthrough, no? As a doctor, as a person who studies science, masyado akong excited nung nakita ko yung
yung ano na yun. Because if it proves that angle,